That's why I stood up to correct that, because the one who was delivering the privileged speech was just nodding and not correcting the wrong information. Tama naman po, there should be mutual respect in the house. Pero pagka naman po, ang isang maling impormasyon, ang isang peking balita, e mananatili at naririnig ng karamihan, it can be misconstrued as a fact. The impression actually stemmed up na nagkaroon kami ng misunderstanding o pagdedebate ni Congressman Atienza because of the dengue vaccine. Hindi po yon ang naging punot dulo nung aming pagdedebate sa plenary nung nakaraang dalawang araw na. Kung maalala nyo po, tumayo po si Congresswoman Bernadette Herrera D. ng BH Party List, Bagong Henerasyon Party List, for her privileged speech on polio. I was also supposed to deliver a similar speech, but I backed out para pagbigyan siya. But then when she was being interpolated, ang una nga na naging akusasyon, eh baka naman itong mga outbreak na ito, eh nangyayari lang para kumuha ng dagdag na pondo ang DOH para ipagpatuloy yung graft and corruption. First, I have to stand up. Kasi kawawa naman yung mga doktor, yung mga nurses, yung mga BHW, yung mga tumutulong. Wala silang rostrum eh. Hindi sila miyembro ng Kongreso. Kung walang tumatayo para proteksyonan ang pangalan nila, nakakalungkot naman. Dahil ulan at araw, at kung kahit saan man yung mga bundok, pinupunta nila para mambakuna. So I believe it's unfair to accuse them, lalo na't pagka hindi sila makasagot. Then second, the interpolator also mentioned, ang problema daw kasi sa DOH, nagpapa-implementa ng programa kagaya ng tetanus toxoid, ito yung tetanus vaccine, na kung saan karamihan ng mga babae ay nabaog or it caused sterility among women. And they pushed further in saying na mga babae lang ang binabakunahan, hindi kasama yung mga lalaki. This is a major misinformation. Fake news nga yan eh.